Good day, Kabaykada. Hello, Philippines, and hello, world. So, for today's vlog ay pag-uusapan naman natin ng isang astig at powerful bike, big bike sa mundo. Isang powerful bike dito sa Pilipinas. Ano? At bago tayo magkapawiran ay magtawas muna tayo. Ay, so, joke lang. So, bago tayo magkalimutan at dahil sa kagandahan ng motor na ito, ano, ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-like, comment na rin kayo. At kung nagsisipag naman lang kayo ng kaunti, ay pakishare na rin po, mga kabarkada. So, dahil lang pagpindot nyo sa subscribe button na yan, ay isang karangalan para sa akin, dahil ibig sabihin nun ay nagandahan kayo dun sa video, ano, or napangitan kayo dun sa video. Ayan. So, ayun lang, mga kabarkada. Thank you very much sa inyong subscribe, like, and share. Salamat ng marami. So, ipagpatuloy na natin ang ating talakayan. Ipagpatuloy natin ang ating busis yan. So, pag-usapan natin ngayon ay si Triumph Trident 660. Isa siyang naked bike na para sa akin, ang pag naked bike ay isa siyang relax na gamiting motor, ano? So perfect siya pong for long ride. Hindi ka mangangawit ang balakang, ang likod, ang braso, ano? At sa traffic naman ay good rin siya, dahil hindi siya ganun kangalay, hindi siya ganun kapagod, ano? So ngayon ay available na dito siya sa Pilipinas, ano? Si Triumph Trident 660. Tama ba? Triumph. Basta yun na yun. Bisita lang po kayo sa showroom nila sa San Juan, ano, 324 Ortigas Avenue, North Green Hills, San Juan City, Manila. Ayan. So pag-usapan naman natin ang kanyang presyo. Ang presyo pala nitong si Trident sa 660 ay depende po sa color variants niya, ano. Ayan. So kasi may special color ata itong motor na ito. Ito pong price at color niya ay talaga namang magkakaiba ang price. Ayan. So umpisahan natin sa si Triumph Trident 660 ABS ay 6-speed manual transmission po siya, ano. And ang sa kulay naman po na white at sapphire black. May presyo po ito na 449,000, ano? So kulang 500,000. At si Triumph Trident 660 ABS matte jet black silver ice ay may presyo po siya na nagkakahalaga na 505,000, no? So kalahating milyon. Another color variant naman po niya is silver ice Diablo red. So meron po siyang price na 505,000 din, so kalahating milyon din. Sa color crystal white at sapphire black. So yun po ay available color niya, no. Crystal white, sapphire black, matte jet black, silver ice at silver ice Diablo red. Yan po ang mga available color, no. Ayan, mga kabarkada, 'di ba? Napaka astig ng motor na ito. So taillight pa lang, upuan pa lang, ulam na. At itong si Triumph Trident 660, it comes with a triple engine. Wow, tatlong engine, grabing motor to, ah. Malakas pa ata ito sa malakas. Euro 5 compliant na rin po siya, eco-friendly. At meron po siyang clutch, yeah, slip and assist clutch equipped on a traction control. Ayan, mga kabarkada, so perfect ito kapag tag-ulan. At saka ang kagandahan dito sa motor na ito, ride by wire po siya, ride by wire throttle with a switchable traction control. Yan. So meron po siyang dalawang modes, riding modes. Meron po siya na road and rain. Siguro ang ibig sabihin nito ay ano, pag tag-init at saka tag-ulan is pwedeng-pwede, komportable ka, no? So hindi ka basta-basta magdudulas lalong-lalo na at may traction control siya. At saka isa pa ay meron siyang napakagandang gulong, no?
Si Triumph Trident 660 ay liquid cooled po siya, 12 bulbs, dual overhead cam, DOHC, inline 3 cylinder. Ayan, muntik nang mag-inline 4 ah. Pero kahit inline 3 yan, napakaganda ng tunog niyang motor na yan, mga kabarkada. So, ayan, pag-uusapan natin lahat ang mayroon dito sa motor na ito. 660cc po ito, ano, nabanggit ko ulit. Itong motor na ito ay meron po siyang bore na 74.4 mm, stroke na 51.1 mm, maximum power EC na 81 PS at 80 bhp ano, at 10,250 rpm. Mayroon po siya maximum torque na 64 mm at 6,250 rpm. Sa system naman po niya, meron po siyang multi-point sequential electronic fuel injection, FI po siya, and electronic throttle control. Wow, napakaganda naman ng motor na ito, ano? At talaga namang upgraded. Ayan. So sa exhaust pool niya ay stainless steel po ito, at saka one header system, single sided stainless steel silencer. Ay grabe. So grabeng motor na to. Sa final drive naman po niya ay meron siyang X-ring chain. Sa clutch naman po is Mouet multiple plate slip and assist clutch. So sa gear po naman ay meron pa siyang 6 speed. At sabi ko nga, ang motor na ito ay merong 7, no? 7 speed, pang 7 ay neutral. Ay, naka. So sa frame naman po niya is tubular steel perimeter frame, ano. Tapos swing arm naman po niya ay twin sider fabricated steel. So pag-usapan naman na natin ang kanyang gulong, no. So nakikita niyo meron siyang mudguard. So sa front wheel niya po is cast aluminum na may sukat na 17.3.5 inches or 120 by 70 by 17 tires. Ayan, mga kabarkada. At eto naman si sa likod niyang bahagi ay meron siyang or rear wheel ay meron siyang cast aluminum na may po siya sukat na 17 by 5.5 inches or 180 by 55 by 17 tire, no. So sa suspension, front naman po sa unang suspension ay kagandahan dito sa suspension nito ay Showa na 41 mm upside down different function forks po siya, no. Sa suspension naman sa likuran ay Showa monoshock RS4, ano, at saka with preload adjustment. So, also abang preno naman tayo, mga kabarkada. Ito yung pinakamahalaga, isa sa pinakamahalaga sa motor, ano, ang preno. So, sa front brake, Nissan 2-piston caliper po siya, at saka twin. Yan. Ulitin ko, Nissan 2-piston calipers, twin. At may sukat na 310 mm disc at ABS po siya. So, andyan na naman yung mga aso. So, rear brakes po ay Nissan single piston, sliding po yung caliper niya, no? At saka single 255 mm ABS po, no? Pagdating naman po sa panel, meron siya na instrumental at display, ano? And function. So, multi-function na instrumental color, TFT screen, mga kabarkada. So, handlebars naman, 795 mm, height without mirror or side mirror is 1089 mm. Yan. So sa seat height naman niya ay 805 mm, so abot ng pandak na kagaya ko. Tapos wheelbase ay 1401 mm, dry weight is 189 kilograms, tank capacity is 14 liters, na talaga naman perfect for long ride, lalo't ABS itong motor na to, no. Grabe layong maabot nito. Siguro kapag ako nakabili ng ganitong motor ay iaangkas ko yung aking one and only OBR, ano. So my way OBR.
Yan. Sa lighting naman, mga kabarkada, all LED na. Headlight, park light, signal light, brake lights. Ayan. So, kung tatanungin niyo ako kung gaano ba kaganda itong motor na ito, is napakaganda, no? Sulit na sulit po ang ibabayad mo sa motor na ito. At isa itong pangarap kong motor na ito, no? Dahil isa sa kinagandahan nito ay ni Trident ay siya po ay naked bike. Hindi siya masakit sa likod. Tapos yung presyo niya ay talaga namang presyong hindi tinipid. Lalong lalo na yung mga gamit ng motor na ito, no? Mapagulong, mapakaliper. Tapos sa kulay naman ay napakaganda ng kombinasyon ng kulay, no? Ayan, so kung nakikita nyo, yan triple engine na makina niyan. Grabe. Sulit na sulit po mga kabarkada, no? At napakagagandang accessories ang kinabit sa motor na ito, no? So sana someday ay magkaroon ako ng sarili kong Triumph Trident 660, ano? So someday siguro pagka nagkaroon ako ng sapat na pondo, sapat na pera, so, at mag-upgrade ako ng motor at bibili ako ng big bike, si Trident 660 na po ang bibilihin ko. So kung nakikita nyo sa kanyang panel, ayan, no? Napaka simple pero napaka rock. So andun na lahat ng dapat mong hanapin. Sa kulay naman, eto, wow, perfect combination, pati yung mga button niya. Ayan, so sunod natin i-discuss is about sa mga button niya, sa mga function niya na mga kabarkada. Ngayon ay simple specs. Ayan, so napaka very elegant ng kanyang suspension, naka Showa. Ayan, Showa siya, shock. Tapos Showa rin ng monoshock sa likod. Wow, perfect combination. So maraming salamat po sa lahat ng viewers ni Banana Rider Motovlog. At wag po kayo magsasawang manood at wag po kayo magsasawang sumuporta sa ating munting channel, no? Once again, thank you very much mga kabanana. Bye bye, ingat kayo palagi, ride safe, I love you all.